Ganun pa rin, meron pa rin anong ba't hindi po, hindi ibig sabihin kasi dito sa mga bobong ano, bobong kritiko, kapag ikay member ng ICC, ibig sabihin pwede ka na niyang pasukin anytime. Ano 'yun, ICC na may-ari sa iyo? Punggong. Meron pa rin pong ano 'yan, meron pa rin pong mga rules 'yan. 'Yun po ang kauna-unahang rule. Kay member ka niyan, kay hindi. Pagka may gumagana ka pang justice system dito sa Pilipinas o sa kahit saang bansa, ayan, hindi sila pwedeng pumasok. Punta sila sa Israel, mas maraming namatay dun. Tanga ka ba? Isko po. Sabi ko sa iyo eh, keyboard lang meron ka, ako may hawak ng mic. Kung gusto mo, mag-vlog ka na din. Baka manood yung nanay mo sa'yo. Ha? Ano yun? Pagka-member ka ng ano? Member ka ng... pagka-member ka ng alimbawa ng... ano ba yung mga grupo-grupo sa Pilipinas? Eagles. O sige, sige. Alimbawa, member ka ng Eagles. Eagles Club. Ano yun? Automatic, magkakaroon sila ng susi sa bahay mo? Anytime, pwede silang pumasok sa bahay mo, dumiretso sa frigidaire at kainin yung basurang ulam nyo? Hindi po yung ganun, sir. Ha? Hindi po yung ganun. Diyos ko po. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpapadaan sa impulse. Yung impulsiveness, yung parang yung unang pumasok sa isip mo, lumalabas sa bibig mo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, pag pumasok sa isip mo, huwag mo munang isuka. Halu-haluin mo muna. Para maintindihan mo maigi. Alam mo, ang sarap eh. Ang sarap talaga mga ano. Sarap talaga mga... Minsan sarap din sinasagot ng mga bobong yan. Sabi niya siguro ay oo nga pala. So ganun ba yun? Halimbawa ikaw, member ka ng ano, member ka ng Glee Club. Yung mga kumakanta-kanta. Ibig sabihin, pag member ka na noon, pwede na silang pumasok sa bahay mo anytime dahil member ka nila. Ganun ba yun? Tapos doon sila magkaraoke sa bahay mo, pa pinagtatadyakan sila ng nanay mo. Sabi nga ni Dave Tibon, huwag pong ginagawang bisyo ang pagiging bobo. Oo. Wag. Oo, minsan kumain kayo ng masustansya. Huwag kasi puro pansit kanton. Sabi ni Ray McQuill, correct ka dyan. Dami ng tawa ko. Pucha, pasalamat ka, inuubo pa ako niyan. Pasalamat ka, hindi ako 100%. Kung 100% ako, maniwala ka, mapapaniginipan mo ako mga 6 na araw. Oh, sige, pakinggan na natin itong balita. Kita mo, nakaka 40 minutes na tayo, nag-aasaran pa lang tayo. Saan ka naman makakita ng ganyang live stream? Dito ka lang, manood ka lang ha. Dito lang meron yan. Sa Boss Dada TV. Yan. So, kaya lang, siguraduhin mo na medyo matatag ang iyong kalooban. O dahil dito, kapag ka medyo lalambot-lambot ka, eh mapapahamak ka. Masasabihan ka na, pinutok ka na lang sana sa kumot. O, so ito na. O, yung mga, atat na atat na dyan, sa balitang ito, panoorin na natin mga bossing at ating reaksyonan. Isang resolusyon ang inihain na sa Kamara na nananawagan ng pakikipagtulungan sa International Criminal Court sa investigasyon nito sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. Mismo ang chairman na ng Committee on Human Rights sa Kamara na bahagi ng mayorya ang Abante, si Abante ba to? Abante, ilabas mo muna yung audit. Sige, ganito. Paglabas kayo ng audit, pag nailabas yung lahat ng audit yung mga congressman at walang magnanakaw sa inyo, eh baka pagpasok ng International Criminal Court, kayo hulihin yan. Ha? O baka naman ha, baka naman pagkapasok niyan dito, teka, amoy corruption dito ha. Siguraduhin nyo na ano ha, na CPRD talagang pupuntahan ng mga yan. But anyways, bago kayo magsumbong,
sa International Criminal Court, siguro maganda. Sagutin nyo muna yung hamon ni PRD sa inyo. Mga magnanakaw ba kayo o hindi? Ha? Yun ang tanong, magnanakaw ka ba o hindi? Pag sinabi mong hindi, paano mo na sabing hindi ka magnanakaw? O, pakita mo yung audit mo. Ngayon, kapag ikaw hindi ka sumagot dun sa sinasabi ni PRD na mga magnanakaw kayo, eh baka totoong magnanakaw kayo. Kaya pinakamaganda sa lahat, para matapos ang usapan niya, kasi tingnan mo ha, huwag nyo nang sampalin si PRD ng EICC. Ayaw na ni Marcos dyan. Hindi naman kayo presidente. Ayaw ni Marcos. Ayaw na ni DOJ. Ayaw na ni Solgen. At lalong ayaw ng Senado yan. Si Risa Ontiveros lang ang may gusto niyan. Gusto nyo kunin nyo na si Risa dyan sa Congress, sa inyo na. Baka matuwa pa yung mga senador. Oh, ganun, mas maganda siguro, congressman, sampalin mo si Duterte ng katotohanan na ang House of Representatives ay hindi ratin. Paano nyo magagawa yun? Magbukas kayo ng libro, yung makapal na libro, pag okay, isampal nyo sa mukha ni Duterte. Mas maganda yun. Oh, kesa pa-ICC, ICC pa kayo? Sumusuporta ngayon sa investigasyon ng ICC o International Criminal Court sa War on Drugs. Kung gusto mo naman, congressman, pumunta ka na dun sa... Nasaan ba yan yung ICC? Nasa The Hague, The Netherlands? Punta ka na dun. Ikaw ba ay congressman ng Netherlands o ng Pilipinas? O ba't ka papayag na ano, napapasok dito ang ibang lahi? Diba? So dapat ikaw, kung talagang makabayan ka, hindi ka papayag na may ibang mga lahi na maghahari-harihan sa bansa mo. Dapat kayo nandiyo dyan, mambabatas kayo, protektahan ninyo yung bansang Pilipinas at protektahan ninyo yung konstitusyon. Ah, hindi ba? Dapat ganun ang ginagawa. Sabi ni Jersey Boys Mix Vlogs, Boss Dada, ayan lang natin na pumasok ang ICC para turuan ng international law si PRD. O kaya lang kasi kapag ka pinayagan mong pumasok yan, tatae dito mga yan. Ayaw pa maglilinis ng EBAC ng mga yan. O hindi ba? Hindi ba? O sige, play. Sa administrasyong Duterte. Sa resolusyong inihain niya at ng kinatawa ng One Rider Party List, inikayat nila ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan. Ayan, sabi nga, tama itong sinabi ni Bright Naria, Congressman Abante. Kayo po ay representante ng mga Pilipino, hindi ng ICC. Kung may problema ang Pilipinas, dapat kayong mga congressman, maging part kayo ng solusyon. Or maging part kayo ng mag-solve ng mga issues sa bayan natin. Di natin kailangan ng tulong ng mga puti at mga egoy. Wala ba kayong tiwala sa mga sarili nyong talino? Ang tatanda nyo na dyan sa kongreso, wala pa kayong mga bilib sa mga sarili nyo? Ha? Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ang Amerika, hindi rin ano yan, ha? Ang Amerika, napakaraming mga namamatay sa Amerika. Oo, ha? Sa mga, yung mga violence dyan sa Amerika. Pero hindi naman sila pinangihimasukan ng ICC. Hindi rin member ng ICC ang US. O, hindi ba? Tsaka napalaya na si ano pa kanya, Leila de Lima. O, hindi ba yun lang naman ang hinihingi ng European Union at saka ng US? Okay na sa kanila yun. Ng buo sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon nito sa mga umano'y krimen noong War on Drugs. Binanggit pa ng resolusyon ang desisyon ng... O, tama itong sinabi ni Imelda Zaragoza. Tama itong sinabi ni Imelda Zaragoza. Na yung ICC, which is based in the Netherlands, ay ang Netherlands po ang nagtago kay Joma Sison. Tandaan nyo ha, kung merong ano, crime against humanity, si Joma Sison talaga yun. Ang daming pinatay nung kanyang CPP NPA, mga bossing. Napakarami. Was he tried doon sa mga ano na yun, doon sa mga kaso na yun, habang nandiyan niya siya mismo sa headquarters nila?
Yun lang yun, yun lang yun. Tama, napakaganda ng sinabi ni Imelda Zaragoza niya. Korte Suprema na may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga ginawa ng ating gobyerno bago ito tumiwalag sa Rome Statute o hanggang March 2019. Ni-refer na ang resolusyon sa Committee on Justice. Tulad ng sinasabi natin, Ray Dino, maraming salamat sa iyo, ha? Mabuhay ka. Katulad ng sinasabi natin, it doesn't mean na tayo'y member niyan ay pwede na nila tayong panghimasukan. Di ba? Nasa sa atin. Kasi palagay ko walang sasali dyan sa International Criminal Court kung ang rules eh kapag ka sumali kayo sa amin eh may kapangyarihan na kami para pasukin kayo. Kasi for all we know, nagbabayad po tayo ng membership dyan. Wala po tayong kinikita dyan, tayong nagbabayad. Actually, nung kumalas nga si PRD dyan, nakatipid pa nga tayo eh. Magkano daw binabayaran natin dyan annually? Oh, hindi ba? Diba? Saan ito inaasahang tatalakayin. Bago nito, may kahalintulad na resolusyon ding inihain ng Makabayan Block nitong Oktubre. Nitong Biyernes lang nang sabihin ng Solicitor General na hindi susuportahan ng Marcos administration. Exactly, mga congressman. Masyado kasi kayong bilib dyan kay Romualdez. Hindi naman si Romualdez ang presidente natin. Oo, palibasa mga mukha kayong mga dollar sign dyan eh. Masyado kayong sip-sip kasi kay, ano, kay Romualdez. Ganito, ginawa naman ni Romualdez yan sa sarili niya. Pabayaan niyo siyang masugat-sugatan sa mga ginawa niya, mga kalokohan. Oy, sabi, sinubukan niya eh. Kumukulo yung tubig, sinubukan niya mag-swimming dun eh. Ay, natural, talagang ano, talagang pag-ahon niya. Puro paltos talaga katawan niyan. Eh, bago niyo sisihin yung swimming pool na kumukulong tubig, sisihin niyo muna yung inyong bossing dyan na si Romualdez. Bakit kasi sinubok-subukan yan? Kung kayo na nahimik sana kayo, kung kayo sana ginawa nyo na yung mga trabaho nyo, gumawa kayo ng mga kapaki-pakinabang na mga batas na mapapakinabangan ng mga constituents ninyo, edi sana hindi nyo kailangang langgasan ng langgasan yung sugat ng amo nyo. Sinubukan niyang makipaglaro sa Leon eh. Eh natural, talagang masusugatan siya. O sabi nga ni Imelda Zaragoza, oo, merong Russia, merong Ukraine, merong ano, Palestine, merong Israel. Bakit hindi sila doon mag-impose? Mas maraming namamatay doon. Pakiala mero din lang sila, di doon sila makialam. Nung nakaraan lang, kinonvict nga nila eh, si Vladimir Putin eh. They convicted Vladimir Putin guilty of yan yung pag lusob diyan sa Ukraine. Guilty. Asan si Vladimir Putin? 'Di ba nandoon nagtotongits? No nakaraan nandoon pa sa nandiyan pa sa ano, sa ibang sa APEC summit. Huwag nga kayo masyado kayong pasikat. Walang kwenta yung ICC na yan, wala yan. Ipakulong muna nila si Putin. Guilty na sa kanila si Putin, hindi pa nila naipakukulong bago nila ipakulong si PRD. Ha? Oh, sige. Ang investigasyon ng ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sabi ngayon ng Justice Department, kailangan muna nila ng seryosong pag-aaral kaugnay ng resolusyon, lalo't hindi na miyembro ang Pilipinas sa Rome Statute. Para sa GMA Integrated News. Oyoy, abante. Panay kasi basa mo ng Serex. Oh, but anyway, so yun lang gusto nating sabihin na Congressman Abante, siguro bago nyo isipin yung mga kaso ng war on drugs, gumawa kayo ng mga batas. O gumawa ka ng batas kung ayaw mo nang maulit yung war on drugs na yan, gumawa ka ng batas para hindi na maulit yan, yun ang trabaho mo. Hindi yung nagsusumbong ka kung kani-kanino. At saka isa pa, Congressman Abante, kung iyong natatandaan, alagay ko baka bilib na bilib ka rin kay PRRD noon. Oo ah. Kasi the fact na part ka ng majority, eh ibig sabihin, unity ka. Kung unity ka, eh likely, PRRD pro-PRRD ka. Kung kailan wala na si PRD, doon yung gustong ipakulong.
Ay nako. Ayan kasi ang ano, ayan kasi ang mahirap. O kapag masyadong mga sip-sip. O nakikita niyo na yung inyong star player dinudurog. Dinudurog dahil naman din sa mga kabulastugan niya. Andiyan kayo to the rescue. Oh, yun ang nangyayari ngayon. So natataranta na itong mga nasa Kongreso. Ito ay sa tingin ko lang, hindi ko sinasabing totoo. Parang natataranta na sila, lalo na sinabi ni PRD na magbabalik ako sa politika.